Meron tayong tinatawag nilang parang perfect for sushi rice. Yan. And ito sponsor, guys. Masahin natin yung cooking direction para sakto doon sa result. Ayan. Nagawin na natin. By following the instruction, kailangan natin ng 1 cup and a half of the rice. Ayan. So for every 1 cup and a half, kailangan natin ng 2 cups ng water. Ang sabi dun sa instruction, ibabad muna ng 15 minutes bago lutuin. So, we'll be back after 15 minutes. After 15 minutes, ayun na siya, guys. And then, pakuluan na natin. So, sa ating sandwich, gagamit tayo ng tuna. Siyempre, yung century tuna. Ayan. Kailan tayong pickle relish. Ayan, sweet pickle relish. And some mayonnaise, salt, and pepper. Okay, good. Habang natin maluto yung ating rice, ito muna yung ating gagawin. I-drain lang natin yung ating tuna para mabawasan yung sabaw. Sabasin mo sabaw. Hindi siya mawala yung sabaw. Kailangan lang kasi natin yung... Pero kung mayroon kayong tuna yung oil, in oil lang, okay na. Pero kasi ito yung parang adobo style. Para may extra flavor. Pero kung ayaw nyo ng flavor na to, go find the tuna in oil or in salt and water. So, dadalhin natin yung ating tuna. And then, we can add our seasoning. So, we can start adding up the mayo. So, approximately mga quarter cup. Kung gusto niyo, kung you love mayo, you can add more. Okay. And some pickle relish, sweet pickle relish, mga 1 tablespoon. Ayan, parang siya masyadong maasim. Some salt. So adjust na lang yung saltiness. So I use 2 pinch salt. Kasi yung ating tuna itself ay may lasa na. And then some pepper. So you can add more if you wanted to. I love pepper. So dadamihan ko siya. Nakalimutan kong sabihin. And I'm gonna add a little sugar. So sweet, salty, and sour. Yan. So kung may natin. So wala tayong specific na amount kung ano yung dapat natin ilagay. So as long as ma-appreciate ng inyong taste bud. You can always adjust. You can add more mayo, you can add more pickle relish kasi medyo maasim siya. And then, you can add more sugar and salt and pepper. And that's pretty much it. Pwede na tayo. So, natin natin maluto yung ating rice. Ano mo? Meanwhile, parang medyo nalungkot ako dun sa kulay. Lagyan natin ng carrots. Para pagkagat mo may crunch. Medyo lungkot-lungkotan yung kulay niya eh. And then, some spring onion. Ayan. Bukay siya, no? Ayan, no? Kung meron kayong parsley, pwede din. Para magbuo yung kulay ng ating sandwich. Ayan, pwede na talaga. Pwede na tayo ng rice. Pwede na yung rice. Ayan. Ito na yung rice natin kanina. Ayan. I-plat lang natin siya dyan. Meron tayong square na container. Don't worry guys, I wash my hand. Yan talaga eh. Mahirap mag humawak nito kung naka-gloves. Tumidikit din. Platin lang natin. Platin lang natin para medyo nabuo natin yung parang sandwich na panong rice. Ito pa. So, pwede pala na clean wrap yung ating container para hindi siya mahirap tanggalin. So square lang siya. Square ba ito? Paano square? So, tighten up lang natin. Okay na yung ating rice. And then, spread natin yung ating ginawang mixture kanina. Bango nung ano, tuna. Ito yung masyadong dito sa edge, parang siya magkalat. Dito, dikit naman. Ayan o.
Yan. Then, i-cover naman natin siya ngayon ng rice ulit. And then, pang rice eh. Cover ko lang to guys. Ayan na siya. So, ayan lang natin ng konti para ma-plot yung ating... Ayan. Diba? So, dahil nahiwa na natin, we need another plate. At may nakita akong leftover na itlog. At saka ham. Yung gagamitin din natin para bukod sa tuna, meron pa tayong iba pang alternative. So, i-platin lang natin. So, i-platin lang natin uli. Yung rice na ginawa natin. Tignan ko lang. Okay, ready na yung rice. Meron tayong egg. Diba? Yun lang yung natira. At some ham. Yan. Para magamit natin yung leftovers. And then, tatap lang uli natin yung rice. Yan yun guys. Naiano na natin. Then, i-ano lang natin, i-siksik para hindi siya sumasabog pagka tinanggalan natin sa mold. Okay. Ito na yung ating egg and ham. And then, irarap ulit natin sa ating nori, sa seaweed. At meron tayo ditong nori, seaweed. Ayan, transfer natin yung rice. Ingat, ingat. Ayan. And we can wrap it. Malutong. Ang lalo kagayin ko ah. Ayan. Huwag naman na medyo mag-moisten siya ng konti. Ayan. Medyo mo. Masap siya ng konti. Pero ma. Ayan. Ayan na siya guys. Hindi siya perfect pero it's ready to go now. So pagka nagmamadali ka at pwede mo siyang gawin advance. Lagay mo lang sa ref. Diba, normally, nakita natin to sa mini stop. Ganyan. Oh, you can do it by yourself. Homemade pa. Tingnan natin kung ano nasa loob nito. Nakunat na yung ano. Yung seaweed. Ating ham and egg. Yan. And this one. Ang ating tuna. So there you have it. So you can enjoy both. Which one? We have the ham and egg and tuna. Ayan, no? Ganda, no? And complete meal na. And good to go na. Laging to go siya. Tirahin ko na to. So, ano pang inaantay natin? Tingnan natin. Make it yata. Ayan. Ito yung ating tuna. Medyo ano na yung rice. Sakto lang, sandali. Okay na okay siya. And then, ito yung ating ham and egg. Tuna and ham and egg. So, yung nori, yung seaweed, yun ang nagbibigay ng extra flavor.
saktong-sakto. Kung nagmamadali ka, i-prep mo siya in advance and then keep mo sa fridge and good to go. Parang kadi sa mag-last ng 3 days. Yan, sa fridge. So, ano pa nga bang gagawin natin? Edi, ubusin na natin to. Kaya tayo tumatawa. Anyway, maraming salamat sa inyo guys and yung patuloy na panonood sa aming mga videos. Maraming salamat sa lahat ng suporta at sa pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin. Maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to hit the like, share, and mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga upload. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye!